Yes, POV. Ito ang picture namin nung pauwi na kami galing Baguio. Makukulit kasi ang kaibigan niya at pinipilit kami mag-picture kaya nag-picture na kami. Magkatabi kaming dalawa habang nakasanda sa nguso ng kotse niya. Wallpaper mo pala to? Wika ako. Yeah, maikling sagot ni Angelo. Napalingon ako sa kanya at nakita ko ang pamumula ng leeg niya at tenga. Hindi ko nalang pinansin at pinindot na ang bilog sa gitna. May password? Saad ko. Birthday mo. Sagot niya. Agad ko namang inilagay ang petsa ng kaarawan ko at bumukas ang cellphone niya. Pati palang birthday ko, ginagamit na rin niya password. Baka crush mo na ako neto? Pabirong wika ako. Mahinang napatawa na lamang siya at hindi na sinagot ang sinabi ko. Nagpunta ako sa alarm ng cellphone niya at sinet up ang oras kung kailan siya dapat kumain. Dalawang araw akong mawawala sa tabi niya, kaya sigurado makakalimutan niyang kumain sa tamang oras dahil walang magpapaalala sa kanya. Si Angelo kasi ang tao na sobrang babad sa trabaho at hindi niya namamalayan ang oras. Mabuti na nga lang at palagi kami magkasama kaya napapaalalahanan ko siya kung kailan siya dapat kumain. O ayan, sambit ko at inilapag sa ibabaw ng dashboard ang cellphone niya. Nilagyan ko yun ang alarm para maalala mo kung kailan ka dapat kumain ha? Huwag kang magpapalipas ng oras nang hindi ka kumakain habang wala ako ng dalawang araw. Opo, Miss Ria ko. Hindi ako magpapalipas ng oras. Basta mag-iingat ka lang sa pupuntahan niyo. Pagpapaalala ni Angelo sa akin. Huwag ka rin masyadong magpapakapagod doon. Ikaw rin, huwag kang masyadong magpapakapagod sa trabaho mo, Angelo. Kapag nagkasakit ka, mawawala na magaling na architect ang Makati. Pagpuri ko sa kanya. Binola mo pa ako. Aniya, at pinisil ang pisngi ko. Hindi kaya katabi na bola? Totoo naman ha? Magaling na architect ka kaya? Pagmamalaking saad ko. Ikaw ang nagdesenyo ng mga sikat na universidad dito sa Pilipinas? Mga bahay na mga mayayaman, mamahaling kondo, sikat na pasyalan pati na rin ang museum. Kahit saan man ako mapunta, kasama ko man siya o hindi, ipagmamalaki ko pa rin siya ng buong puso. Ang kaibigan ko na isang ex-convict noon, ngayon ay isang magaling na architect na. Gwapo at mabait pa. Saan ka pa? Eh dito ka na kay Michelangelo Montefalco. Masyado mo naman akong pinupuri dyan. Baka lumaki ng ulo ko. Natatawang wika ni Angelo habang nagmamaneho pa rin. Kahit naman lumaki ang ulo mo, ikaw pa rin ang Angelo ko. Ang kaibigan ko na hulog ng langit. Wika ni Ria. At ikaw naman ang Ria ko, ang ibinigay sa akin ng Diyos at ang nag-iisang babae sa buhay ko. Huwag ka na lang kayang tumuloy sa camping niyo, Ria. Wika ni Angelo at parang ewan na natataranta habang nakasandal sa nguso ng kotse niya. Magkatapat kaming dalawa ni Angelo at hawak-hawak niya nang mahigpit ang magkabilang kamay ko. May isang malaking bag naman na nakapatong sa nguso ng kotse niya. Yun ang bag na dadaling ko sa camping. Nasa loob kami ng Makati University at hinihintay na lamang ang pagdating ng bus na sasakyan ng klase namin. Sira, hindi pwede no? Natatawang saad ko at napalingon sa mga kaklase ko na nakatingin sa amin. Hindi ko na lamang pinansin ang klase ng pagtingin nila sa amin at nag-focus na lamang sa lalaking nasa harapan ko. Alam mo naman, nakasama to sa requirements namin. Wika ako. Kung ako man ang papipiliin, hindi na ako sasama dito at makikipagplastikan sa mga kaklase kong mayayaman. Mas gusto ko magtrabaho na lamang sa loob ng restaurant ni Angelo at matabunan na sandamakmak na order kaysa ang makasama sila. Kaya lang no choice ako eh. Kung hindi lang to requirements, baka ako pa mismong umurong. Dagdag ko pa. Basta, mag-iingat ka dun, Ria. Huwag kang magdiridikit sa mga klase mo nang wala namang ginagawang mabuti sa'yo, lalo na sa mga lalaki. Huwag ka rin magpapautos sa kanila. Pagpapaalala ni Angelo sa akin. Oo, sagot ko. Binitawan niya ang isang kamay ko at inayos ang salamin na suot ko. Bagong salamin na ito at kakapagawa ko lang nito gamit ang pera na kinita ko sa pagtatrabaho bilang isang tagaluto sa restaurant ni Angelo. Huwag kang magpapabuli sa mga yun. Wika ni Angelo at lumingon sa mga kaklase ko. Kita ko sa mga mata ni Angelo ang isang masamang tingin at mabilis rin naman yung nawala nang ibalik niya ang tingin niya sa akin. Kung makatingin siya sa iba para siyang isang masamang tao na handa nang pumatay pero pagdating sa akin, ang mga mata niya ay nagmistulang mata ng isang anghel. Oo naman! Bakit naman ako magpapabuli sa mga yan? Nakangising tanong ko sa kanya. Hindi na ako ang dating Ria na malaking malaki ang pangangailangan na handang magpaalila sa mga matatapobring mayaman na dinaig pa si Satanas sa kasamaan ng ugali.
Nandyan na rin naman si Angelo at alam kong palagi ako magkakaroon ng kakampi. Tawagan mo ko o kaya naman e-text mo ko para naman malaman ko ang lagay mo sa... Wala signa sa gitna ng gubat! Natatawang wika ako sa kanya nang hindi siya pinapatapos sa pagsasalita niya. Basta kung sakali man na mayroon, huwag mong kalimutan na tawagan ako. Baka hindi ako makatulog ng maayos nito ngayong malayo ka sa akin, mahinang sabi ni Angelo. Dalawang araw lang naman ako mawawala pero kung makapagsalita siya, parang dalawang taong kami hindi magkikita. Oo na, sagot ko. Ikaw rin, huwag mong kalimutan na kumain ha. Huwag masyado magtrabaho. Nag-alarm ako sa cellphone mo para malaman mo kung kailan ka kakain. Sinabihan ko na rin si Chef June na dalhan ka ng pagkain sa loob ng opisina mo. Sinigurado kong maayos ang lahat kay Paul kapag nawala ako ng dalawang araw. Alam kong isang magaling na architect si Angelo at negosyante. Alam ko rin na irresponsable siya pagdating sa sarili niya. Ang hilig niya kasing unahin ng iba bago ang sarili niya, kaya naman palagi niya nakakalimutan ang mga dapat niyang gawin para sa sarili niya. Yeah, he said. Narinig ko ang tunog ng bus kaya napalingon ako sa gate. Tatlong bus ang mayroon para sa mga law student at sigurado akong ito na ang aming dahil sa logo nitong law. Nandito ng bus namin, aalis na ako. Pagpapaalam ko sa kanya, napanguso siya at parang ayaw pang bitawan ang kamay ko pero sa huli ay binitawan pa rin niya. Kinuha ko ang bag na nasa ibabaw ng nguso ng kotse niya at sinukbit ko ito sa magkabilang balikat ko. Nasa bag mo na lahat ng kailangan mo ha, huwag kang magpapalakad-lakad sa gubat na mag-isa ha. Pagpapaalala niya sa akin, ramdam ko ang pait sa boses niya. Salamat Angelo, bye! Nakangiting wika ako. Tatalikod na sana ako sa kanya nang hawakan niya muli ang kamay ko at bigla akong hinila palapit sa kanya. Niyakap ako na sobrang higpit. Agad ko rin siyang niyakap ng mahigpit at hinimas ang likuran ni Angelo. Mamimiss kita, Ria ko. Bulong niya sa akin, napangiti ako at mas niyakap pa siya ng mahigpit. Dalawang araw lang naman pero para akong tanga dahil hindi ko man aminin sa sarili ko, pero alam kong mamimiss ko pa rin siya. Dalawang araw na walang makulit na Angelo, walang palatawang si Angelo, walang yayakap sa akin bigla-bigla. Dalawang araw na walang hahawak sa kamay ko, dalawang araw na walang manggugulo sa buhok ko, dalawang araw na walang Angelo ko. Mamimiss rin naman kita Angelo, sambit ko. Humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya at hinawakan ang magkabilang braso niya na sobrang tigas at hinimas yung pababa at pataas. Ingat ka Ria, walang Angelo sa gubat, pabirong sambit niya at hinalikan ang noo ko. Oo, sagot ko at inalis ang kamay ko na nakahawak sa kanya. Sige na, aalis na ako. Kita na lang tayo sa lunas ng umaga. Tumango na lamang siya at sumandal sa nguso ng kotse niya. Tumalikod na ako sa kanya at naglakad papunta sa bus namin. Pagkapasok na pagkapasok ko sa bus, agad na nagsitinginan sa akin ang mga kaklase ko. Grabe naman, pa-special masyado, kinailangan panghintayin. Ang kapal na mukhang magpahintay, palibhasa, sip-sip sa may-ari ng university. Rinig kong sambit ng mga kaklase ko. Tulad noon, pasok sa kaliwang tenga, tapos labas agad sa kanang tenga. Sayang naman kasi ang pinag-aralan ko kung papatulan ko pa ang mga bobong to. Nakaaangat nga sa buhay pero kung umasta parang mga walang pinag-aralan sa buhay. Naupo ako sa pinakadulong upuan ng bus, sa may tabi ng salamin at inilagay ang gamit ko sa katabing upuan ko. Tumunog ang cellphone na nasa bulsa ko kaya agad ko yung dinukot sa bulsa ko. Nakita kong si Angelo ang tumatawag kaya agad ko itong sinagot. O Angelo, bakit ka napata? I love you, Maria. Sasagot pa sana ako na bigla siyang nawala sa kabilang linya. Kunot-no ako napatingin sa screen ng cellphone ko. Ano problema nun? Bulong ko sa sarili ko. Tumingin ako sa labas ng bus at nakita ko ang kotse ni Angelo na paalis na ng Makati University. Ano kayong meron sa lalaking yun at bigla na lang pinatay ang tawag ko? Siguro may gagawin lang siya sa kumpanya kaya ganun. Sinara ko na lang ang kortina ng bus at isinandal na ang ulo ko sa salamin at ipinikit ko na ang mga mata ko. Mahaba-haba pa naman ang biyahe namin papunta sa gubat na pupuntahan namin, kaya matutulog muna ako. Nagising ako dahil sa ingin na naririnig ko mula sa mga kaklase ko. Minulat ko ang mga mata ko at nagunat. Nagsibabaan na pala sila, pero hindi man lang ako ginising. Wala man lang malasakit sa kaklase nila. Bakit pa ba ako magtataka? Eh wala naman talagang pakialam ang mga tulad nila. Sa tulad ko mahirap lang naman. Inayos kong buhok ko at pati na rin ang salamin ko
At tumayo na, sinukbit ko ang bag ko at hinawi ang kortina. Madilim na sa labas, naglakad ako palabas ng bus at sumunod sa mga kaklase ko na naglalakad papasok sa masukal na gubat. Matataas na puno ang mayroon sa gubat na ito. Malamig na rin dahil gabi na. Guys, check nyo na lang yung tent na tutulugan nyo. Dalawang tao sa isang tent. May mga pangalan na nakalagay sa tent nyo kaya hanapin nyo na lang. Sambit ng professor namin. Kawawa naman na makakasama ni Rhea. Natatawang wika na lalaki kong kaklase. Hindi ko na lang siya pinansin at nagsimula ng hanapin ang pangalan ko sa mga tent na nakahilera. Pero madami na akong tent na nadaanan pero ni Isha wala akong nakitang pangalan ko. Diyos ko, baka wala akong tulugan ito. Nahanap ko ng tent ko, sigaw ni Leila. Ako rin, sigaw naman na isa ko pang maarte na kaklase. Kawawa naman ang isa dyan, mukhang walang tutulugan, natatawang sambit ni Leila habang nakatingin sa akin. Epal talaga sa buhay ko tong si Leila. Lakas mang away, parang hindi ako pinakinabangan. Baka nga wala siya ngayon sa third year college kung hindi dahil sa akin eh. Makarma sana siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Miss De La Fuente, agad ako napalingon sa professor ko na tawagin niya ang pangalan ko. Nakatayo siya banda sa malalaking tent kung saan nakatayo ang tent ng mga professor. Dito ang tent mo, dito namin nilagay. Nakangiting wika niya. Napangiti ako ng malawak at nilagpasan si Leila na masama ang tingin sa akin. Naglakad ako palapit sa professor ko at napatingin sa tent na nasa harapan niya. Nakita ko ang pangalan ko at walang ibang pangalan na kasama doon na nakasulat. Mas malaki rin ito kumpara sa mga tent na mga kaklase ko. Triple pa ang laki. Solomon tent na ito, Rhea. Ayusin mo ng gamit mo at lumabas ka kagad para makakain tayo. Nakangiting sambit niya. Sige po, salamat. Nakangiting saad ko. Umalis na ang professor ko sa harapan ko at napatingin ako sa grupo nila Leila na masama pa rin ang tingin sa akin. Ginitian ko lang siya ng malawak at pumasok na sa loob ng tent ko. Saka ibinaba ang bag ko. Ang sabi nga nila, ginitian mo ang kaaway mo at ang mga taong naiinis sa'yo para mas lalo pa silang mainis. Kung nakakamatay lang ang inggit, baka matagal nang namatay si Leila. Agad akong lumabas ng tent nang makita ko ang anino sa tapat mismo ng tent ko. Anong kailangan mo? Nakangiting tanong ko kay Leila. Siya kasi ang nasa harap ng tent ko kasama ang boyfriend niya si David at mga kaibigan niya. Akin yung tent na yan. Doon ka sa maliit. Utos niya sa akin habang nanilisik pa ang mga mata niya. Bulag ka ba? Sarkastik kong tanong sa kanya. Hindi mo ba nakikita na pangalan ko nakasulat at hindi ang pangalan mo? Aba, matigas ka na pala porket sugar daddy mo si Mr. Montefalco. Nakangising sambit niya. Ano naman ko sugar daddy ko nga si Angelo? Bakit? Inggit ka? Nagsasawa ka na ba sa boyfriend mong toxic kaya gusto mo na rin ang sugar daddy? Nakangiting tanong ko sa kanya para mas mainis pa siya. Tigasin ka pala ha? Sige, dalhin na yan! Utos niya sa tropa niya. Tatakbo sana ako pupunta sa mga professor nang bigla nila akong haltakin na takpan ang bibig ko. Nahulog rin ang salamin ko kaya lumabo ang paningin ko. Mas lalo pa itong lumabo dahil sa madilim na paligid. Hindi ko na alam kung nasaan na kami. Basta, dere-derecho lang siya sa paghihila sa akin palayo sa camping site. Ramdam ko ang pananakit ng paa ko dahil sa pagkaladkad nila sa akin. Dahil nahubad ang isa kong sapatos habang hinihila nila ako. Rhea, magtatanda ka sa gagawin namin ngayon! Huminto kami sa isang malaking puno at inuntog nila ng dalawang beses ang ulo ko. May pinalo rin sila na matigas na bagay sa binti ko. Hindi ko na alam kung ano pa ang mga sumunod nangyari dahil tuluyan na akong nawala ng ulirat. Angelo's POV. Nakatingin lang ako sa mga picture ni Rhea sa cellphone ko habang nakaupo sa upuan ko dito sa loob ng opisina. Hindi mapigilan na labi ko nang umiti habang pinagmamasdan ang magandang mukha ni Rhea habang natutulog siya sa tabi ko. Tol, creepy ng ngiti mo, sigaw sa akin ni Matt na nakaupo sa sofa. Lumayas ka na nga dito, asik ko sa kanya. Binulsa ko ng cellphone ko at tumutok na ulit sa laptop na nasa harapan ko. Pero wala rin namang pumapasok sa isipan ko. Simula kaninang umalis si Rhea, hindi na ako makapag-focus sa dapat kong gawin. I miss my Rhea. Teka nga tol, kamusta na ba kasi kayo ni Rhea? Chismosong tanong sa akin ni Matt. Kalalaking tao pero dinaig pa ang matandang nakadastar sa kanto sa pagiging chismoso. Bakit ko ba kasi naging kaibigan ng gagong to? Ano bang pake mo? Iritadong tanong ko sa kanya. Nahiya ka pa, nakasimangot na sambit niya.
Aminin mo na kasi na hanggang kaibigan ka lang ni Rhea. Napakuyom ang kamao ko at sinamaan ko ng tingin ang gago kong kaibigan. Hindi pwedeng kaibigan lang kami ni Rhea ko. Alam kong darating din ang araw na hindi lang kaibigan ang tingin niya sa akin. Lumayas ka na nga ditong gago ka. Sigaw ko sa kanya at binato siya ng ballpen na naiwasan naman niya. Easy lang tol, ngayon pa lang ako bumabawi sa lahat ng pang-aasar mo sa amin ni Kat noon, sambit niya. Napailing na lang ako sa katarantaduhan niya at sumandal sa upuan ko at pinaikot-ikot ito. Pakiramdam ko, bumalik sa dati ang buhay ko na bored dahil wala si Rhea. Parang bumalik sa dati ang paligid ko dahil wala ang babaeng nagpapaliwanag nito. Kailan mo ba kasi balak na umamin? Seryosong tanong sa akin ni Matt. Gusto mo bang tulungan ka pa namin para lang mawala yung katorpehan mo? Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Seryosong wika ako at napatingin ulit sa cellphone ko. Alas 8 na ng gabi, pero wala pa rin ako natatanggap na text mula kay Rhea o sa professor man lang niya na inutusan kong bantayan siya. Hindi ko alam kung dapat ba ako magtiwala sa professor na yun para sa kaligtasan ni Rhea o dapat na magpadala na lang ako ng sarili kong tauhan. Nagpahanda pa naman ako ng tent na para lang sa kanya. Gusto ko kasing komportable siyang matutulog nang walang katabi. Alam ko rin naman na wala siyang kaibigan sa klase nila. Kamusta kaya si Rhea ko? Naitanong ni Angelo sa sarili. Sige, bahala ka. Ikaw naman na magsisisi sa huli kapag nakahanap na ibang lalaki si Rhea dahil dyan sa katorpehan mo. Hindi na niya naituloy ang sasabihin pa niya ng iba to kong laptop sa pwesto niya. Sinasabi pala niya na makakahanap na ibang lalaki si Rhea. Kumukulo na agad ang dugo ko. Hindi pwedeng mapunta si Rhea sa iba. Akin siya. Akin lang siya. Labas! Sigaw ko sa kanya. Nagbibiro lang naman ako, tol. Huwag ka namang... Labas! Sigaw ko ulit. Baka makapatay ako ng wala sa oras dahil sa mga pinagsasabi ni Matt na wala namang kakwenta-kwenta. Iwanan sana siya ni Kat. Ito na nga, oh. Lalabas na! Mabilis na saad niya at tumakbo na palabas. Simula na makita ko si Rhea. Minarkahan ko na siya bilang pag-aari ko. Lahat ng bagay na mayroon ako, ibibigay ko sa kanya. Mapasakin lang siya. Handa akong maging kaibigan niya. Kahit anumang oras, napatayo ako sa swivel chair ko at napaharap sa buong syudad ng Makati. Malakas ang ulan sa labas kaya mas lalong tumindi ang pag-aalala ko kay Rhea. Sinimulan kong tawagan ang numero ng professor ni Rhea. Hindi ako mapakali habang nakatingin sa papalakas na ulan sa labas. Sana pala talaga hindi ko nahinayaan si Rhea na umalis. Sana na natili na lang siya sa bahay namin. Shit! Bakit ba ayaw sagutin? Iritado ang sambit ko. Hindi na ako mapakali talaga. Hindi ako matatahimik kung hindi ko makikita si Rhea ko o maririnig man ang boses niya. Estevan! Sigaw ko sa sekretary ko nang nasa labas lang. Yes, boss! Tanong niya sa akin pagkapasok na pagkapasok niya. Ipahanda mo ang chopper. Pupuntahan ko si Rhea. Maghanda ka rin ng gamit ko dahil doon ako matutulog. Utos ko sa kanya. Noted, boss. Lumabas na siya ng opisina ko. Kung hindi ko makakasama si Rhea, dahil sa camping niya na require naman, edi ako na lang ang gagawa ng paraan para makita siya. Kapag may gusto, may paraan. At kahit gaano pa karaming paraan yan, ay gagawin ko. Basta para lang kay Rhea. Kinuha ko ang coat ko na nakasabit sa silya ko at sinuot ito. Lumabas ako ng opisina ko at agad akong sinalubong ni Stevan. Ayos na pong lahat, boss. Hinihintay na kayo ng chopper sa helipad at nasa loob na rin ng chopper ang mga gamit nyo. Tumango na lamang ako kay Stevan at naglakad dere-derecho papunta sa private elevator. Nakasunod sa akin si Stevan at may hawak siyang payong sa kanang kamay niya. Pagdating sa deck floor, agad na binuksan ni Stevan ang payong at naglakad kami papunta sa chopper. Nauna ako sumakay at sumunod naman siya. Dahan-dahan na tumaas ang chopper at hindi ko pa rin maiwasan na kabahan kahit napapunta na ako kay Rhea. Pakiramdam ko may masamang nangyari sa kanya. Hindi pa man ako komportable lalo na kapag kasama niya ang mga kaklase niyang saksakan na sama. Bilisan mo nga, utos ko sa driver ko. Naka-chopper na kami pero pakiramdam ko, sobrang bagal pa rin niya. Gustong gusto ko na talagang makita ang Rhea ko. Shit, bakit ba adik na adik ako sa kanya? Sandali na lang naman siyang nawawala sa poder ko pero para na ako mababaliw. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumaba ang chopper. Hindi ko na hinintay si Stevan at tumakbo na agad ako papasok ng gubat. Dumiretso ako sa parte na may ilaw at nakita kong nagkakagulo ang mga estudyante. Inikot ko ang tingin ko sa kanila pero wala akong makitang Rhea.
Sir Montefalco! Lumapit sa akin ang professor na inutusan ko para bantayan si Rhea. Si Rhea, nasan siya? Nag-aalala ang tanong ko. Mas lalong lumalakas ang ulan pero hindi ko nalang ininda. Hindi makasagot ang professor kaya tumakbo na lamang ako papunta sa tent na binili ko para kay Rhea. Binuksan ko ang tent niya pero hindi si Rhea ang nakita ko doon dahil ang kaklase niya palagi nang gugulo sa kanya. Si Rhea, nasan siya? Tanong ko sa babaeng to. Ang alam ko, Leila ang pangalan ng babaeng to. Hindi ko alam, sagot niya at napaiwas ang tingin sa akin. Hindi ako naniniwala sa sinabi niya kaya hinalta ko siya palabas ng tent. Hinawakan ko ang braso niya ng madiin. Nasaan si Rhea? Sabihin mo sa akin bago pa ako magalit. Hindi ko nga alam, sigaw niya habang nababasa ang mukha niyang mukhang lupa. Malakas ang ulan kaya nawawala ng kolorete niya sa mukha niya. Wala akong pakialam sa pokpok. Hindi ko na siya hinayaan na patapusin at malakas kong sinampal ang pisngi niya. Tinula ko siya sa maputik na parte at muling napalingon sa paligid. Rhea! Rhea! Where are you? Sir, nawawala po si Rhea, sambit ng professor. Sabi ko, bantayan mo siya! Sigaw ko at mabilis na tumakbo para hanapin si Rhea. Nakasunod sa akin si Stefan at iniilawan ang dinadaanan ko. Pati ang ibang professor ay naghahanap na rin kay Rhea. Rhea! 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 Hindi ako sumuko sa kakasigaw sa pangalan niya hanggang sa makita ko ang isang paa sa likod ng puno. Parang nagdilim ang paningin ko at mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Nakita ko ang isang babae na nakadapa sa putikan. Damit pa lang niya, alam ko na agad. Rhea! Binuhat ko siya at inilagay sa bisig ko. Parang gusto ko na lang maging isang kriminal dahil sa nakita kong lagay niya. Puno ng dugo ang noon niya. Mapapatay ko talagang kung sino nang gumawa nito sa kanya. Ang dami-daming pagtitripan. Si Rhea pa. Binuhat ko si Rhea at mabilis na naglakad palabas ng gubat para makasakay sa chopper. Rhea, don't you dare leave me. Susundan talaga kita. Angelo. Para akong nabuhayan nang marinig ko ang paos niyang boses, mas binilisan ko pa ang pagtakbo hanggang sa makarating kami sa labas ng gubat. Binuksan ni Stefan ang pinto ng chopper at agad akong sumakay. Hawak ko ng mahigpit ang bewang ni Rhea habang nakaupo siya sa kandungan ko patagilid. Stay still, Rhea. Hindi mo ko pwedeng iwanan. Makakapatay talaga ako kapag nawala ka. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalik-halikan ang buhok niya. Ayoko nang mawalan ulit. Maraming tao na nawala sa akin at baka hindi ko nakayanin kung pati ang Rhea ko ay mawawala pa. Simula nang dumating siya sa buhay ko, sa kanya na ako nakadepende kaya kung mawawala siya, para na rin nawalan ng saysay ang buhay ko. Rhea, please naman, huwag ganito, ayoko ng ganito. Naramdaman kong nabasa ang pisngi ko. Makalipas ang ilang taon, ngayon na lamang ulit lumuha ang mga mata ko. Nilalamig ako. Nangihinang sambit niya sa akin, napahawak ako ng mahigpit sa kamay ni Rhea. Ganyan nga, lumaban ka lang. Sir, eto po. Inabot sa akin ni Stefan ang isang comforter at agad ko itong pinalibot sa katawan ni Rhea. Huwag kang bibigay, Rhea. Hindi ba marami ka pang pangarap? Magiging abogada ka pa. Sasamahan pa kita sa pangarap mo. Tutulungan pa kita sa mga pangarap mo kaya huwag na huwag mo kong iiwan. Pagmamakaawa ko sa kanya, hinawakan ko ang noon niya para patigilin ang dugo na patuloy pa rin umaagos sa ulo niya. Mahal kita, Rhea. Mahal na mahal kita kaya huwag mo kong iiwan. Magiging kriminal talaga ako ulit kapag iniwan mo ko. Handa akong makapatay. May ganti lang kita sa mga gumawa nito sa'yo. Mga tarantado sila. Galit na sabi ni Angelo. At dito na po nagtatapos ang 11th kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.